Hello guys, may repair tayo na Samsung. Ang problema guys, maingay daw dun sa loob at saka may naamoy sila na nasusunog daw na plastic. Ayan guys, o kaya yung rubber. So hindi na natin isasaksak guys, baga mas lalong lumala pa yung problema. Buksan na natin para malaman natin guys kung ano ang talagang sira. Ayan, so buksan ko lang. Alright, so ito yung loob ng TV. At linisan lang natin konti guys para mas visible sa atin kung ano ang problema. Okay guys, nalinisan na natin. And then magre-resolder lang muna ako kasi may mga nakikita akong cold solder. At yung sinasabi siguro guys ng customer na parang may nasusunog ay yung playback cup niya guys. Ayan. Kasi guys, meron na ditong maliit na sugat. Ayan, meron ng crack. Hindi naman crack guys, maliit lang na sugat. O gasgas. Ayan, malayo naman guys. Sana makuha pa ito ng grasa. Ayan, damihan na natin ng grasa. Linisan natin guys ng lacquer thinner kasi madumi. Ayan. Kumbaga sa tao eh, malibag. A few moments later. Okay guys, medyo nahirapan ako mag-resolder kasi yung kanyang LED sa board guys is matigas. Ayan, at saka nalagyan ko na rin ng grasa yan. And then nag-testing ako guys, merong line dito, merong horizontal line dito guys. So baka ang problema dyan guys is cold solder sa vertical IC o kaya yung kanyang capacitor guys ay defective na. So tingnan natin guys para matanggal natin yung line na yan. So yan ang defect. Saka hindi na pumuputok-putok guys, hindi na nagli-leak yung kanyang flyback. So yeah, tingnan natin guys yung kanyang vertical capacitor. Okay. Okay guys, so ito yung kanyang capacitor dito sa vertical IC na 50 by 100 microfarad. Testing natin. Testing natin, dapat may malakas, dapat malakas yung spark nito guys kasi 50 volts 'yan. Okay, mabilis mag-charge guys, kaya lang hindi naman na-spark. So ibig sabihin patay na ito guys. So maghahanap tayo ng 50 by 100 dito sa old. Okay. Okay guys, wala akong mahanap na 50 by 100. Sa tingin ko guys, sobrang taas naman yung 50 para dito sa vertical IC. Kasi mostly guys, ang vertical, ang voltage dyan is nasa 24 hanggang 28. Ganyan lang guys. So I think pwede na dyan ang 35 by 100 kung meron. Kaya lang, ang meron lang tayo, meron ako nakita dito. Ang tagal ko na magkalkal guys, wala talaga akong mahanap. Kaya ang ilalagay ko is 35 by 470. Okay. So okay, try natin to guys. Tignan natin kung matanggal yung kanyang guhit-guhit. Okay guys, nalagay ko na yung capacitor and then testing na tayo. Pinapapalitan pa pala ito guys ng may-ari. Minor lang naman to guys, mamaya na. Testing muna natin. Okay, nakasaksak na yan. And then power on. Okay, nag-oscillate siya. May sounds. At nawala na guys yung guhit-guhit. Na angkos nun ay yung vertical capacitor. Okay, try natin lagyan ng antenna. Tingnan natin kung may napipick up. Okay. Good. O yan guys, tapos ng ating repair. Yeah. So pwede nyong palitan yun guys. Yung sa vertical capacitor na 50. Kasi sobrang taas yun guys yung 50. So yeah, pwede kayong magpalit ng value ng voltage rating ng capacitor kung alam nyo guys yung actual na voltage na nandoon sa vertical IC. So mostly kasi guys, ang voltage na nandyan is nasa 24, 28. So yung 35 is kayang-kaya niya na dun. Okay. Yan guys, kapag nakatulong naman tong video natin, palike naman tong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Maraming salamat guys sa panonood.